So kagabi, Feb 19, nilaunch ng Yamaha ang bagong Yamaha Aerox 2021. So hindi siya particularly na sinabi ng Yamaha na bagong Aerox na ilo-launch, pero parang ganun na din kasi yun naman yung bagong motor na nilabas eh. So ang actual na nilabas kagabi yung bago nilang Y-Connect system. So para ano, pwede connect sa Bluetooth, pwede rin connect sa cellphone yung motor mo para makapag-receive ka ng notifications, yung location and other information. Tapos pwede ka rin mag-rank game sa ano, sabi daw eh, sa phone mo. Pataas ang ngayon ng mileage. So bali, basically ganun yung bagong Y-Connect. Kukonnect mo sa phone mo. Papunta tayo ngayon sa Cubao. So yan yung pinakamalapit na Yamaha sa bahay namin. This is the, malapit siya sa 6cc. So Yamaha 20th Avenue Cubao. Premium bikes. So meron silang Aerox, I'm sure. May kita natin doon. Meron Aerox S, yung may ABS, tsaka yung hindi S, yung walang ABS. So yung S is 134,500. And yung non-ABS is 114,500. So I think it's the same price ng NMAX na 2020. So let's check it out. Dami nala NMAX. So park ako sa daan. So malapit lang sa 6cc to, 20th Avenue Cubao. Yamaha 20th Avenue Cubao. May service center sila. Dami Mio. Marami din, NMAX 2020. Hindi na kayo mag-aagawan. Pasok tayo. So iba na yung upuan ng bago. Leather siya na parang Alcantara. Flat black talaga siya. Yung sticker lang yung gold. Pwede naman tanggalin. Yamaha Connect, Y-Connect. So meron siyang GPS. May, syempre gagamitin yung GPS. Tsaka Bluetooth ng phone mo. Kukonnect siya sa phone mo to Bluetooth. Tapos may kita notification, messages, tsaka location ng bike. Yan yung bagong link ng Yamaha. May ilaw niya sa likod. This is the all-new 2021 Yamaha Aerox. So, first look pa lang naman siya kasi di pa siya naka-activate eh. Wala pa siya battery and side mirror. Di ko rin siya na-test ride. Pero I think it's the same bike as the old Aerox. Just like the NMAX, wala na yung mga lumang Aerox, wala na yung mga lumang NMAX, wala na yung mga lumang Aerox, hindi na kayo makabili. So, this is the new version. It's all the same. Looks lang pinakaiba. Yung shock sa likod, standardized na, same in size ng NMAX tsaka ng Aerox. Aerox V1, Aerox V2, same ng shock. And I think the engine is the same. Blue core, mas pinatibay yung engine, mas efficient na siya. Then, meron siyang start-stop motor. Yung idle stop. Ganun din, parang NMAX. So yung Aerox, meron ABS, meron non-ABS. So yung S version, yung may ABS. Yung S version, meron Y-Connect. Pero I think yung non-ABS, may sticker din ng Yamaha Connect eh. And so malalaman natin pag na-activate na. Pero sabi ng dealer, may Y-Connect ang S version. So, parehong digital yung dash. And blue core, 155. Same yung gulong, 14-inch. Yan na po ang 2021 Aerox. Kaso hindi pa siya naka-activate. So kagabi lang siya ni-release. Nandito siya sa Premium Bikes. Premium Bikes, Yamaha 20th Avenue Cubao. Malapit lang sa 6cc. So eto, mukha siyang click. Pero kung hindi mo isipin yung click, para siya evolution ng lumang Aerox. Bago, nilagyan lang ng DRL sa ibabaw. Daytime running light na LED. Siyempre LED pa rin, nandiyan yung bumbilya niya sa ilalim mo. And of course, ABS. Iisa lang yung kulay ng ABS. Itong flat black gold. Pag tinanggal sticker, flat black na lang siya. Yung Aerox na, ito yung S version, may ABS. Yung hindi S, yan. Yung hindi S, tatlo available na kulay. Itim, pula, tsaka blue. So yung Aerox 155 na non-ABS is 114,500. 114,500. Yung ABS 134,500. 134,500. So same price lang siya ng NMAX na ABS. Bale yan. ABS. Yung S version. Difference sa itong S version na ABS is meron siyang start-stop system, idle stop, tapos
may Y connect na siya sa gauge. Same pa rin handlebar. So yan, pag magkatabi, may itsura nila. So keyless na siya, ito yung ABS. So isang kulay lang yung ABS. Itong S version. So yung controls niya dito, same sa Edmax. Sakto. So mo may Y-connect din tong ano eh. May sticker din ng Y-connect tong non-ABS eh. Ayun, disusi siya oh. Pero may sticker siya ng Y-connect. So ano yung difference niya? So nakatipid din ako kasi si Yamaha kasi nag-recycle sila. Parts galing sa Edmax 2020. So ito naman yung mas mura, yung 114,500. Walang ABS, pero pwede na. Pogi pa rin. Sabi nila mukhang click daw. Mukhang siyang click kasi dahil dito. Yung DRL niya. Pero uso nga yung DRL eh. Yan, so yun yung difference. And so yung luma versus bago, mas type ko yung luma. Gustong-gusto ko talaga yung luma kasi hinango niya yung itsura mula sa original na Aerox. Hindi pa Mio tawag dun eh. Aerox talaga tawag dun. Kasi ngayon, Mio Aerox tawag dito sa Pilipinas eh. So noon, Aerox 1997. Napakaangas na motor na yun. Kalaban niya yung mga Beta Arc tsaka Italjet. Bale, napakaangas na motor na yun. Two-stroke. Ganda ng hugis. So, kopyang-kopya niya nung 2017 Aerox, kaya type na type ko siya. Meron akong sariling Aerox, meron akong itim, yung utol ko si Gucci, meron siyang blue. So baliw na baliw kami sa Aerox. At syempre, bagong technology, bumili kami ng NMAX naman, yung bago, 2020. Kita niyo yung huli kong episode, last year. Try naman bago. So move on na tayo, bago na tayo. Syempre, new look naman para hindi tayo mapag-iwanan. You know, Aerox is a very comfortable bike. Ang naka-ride ako ng Yamaha Aerox sa Thailand, more than 2,000 kilometers, ikot-ikot ako sa Thailand. Aerox ang gamit ko, tinali ko yung bag ko sa likod. Napakasarap gamitin, and napakaswabe. Pero syempre bitin siya sa highway. Yung cruising speed lang niya para matipid na gas, 80. Kung upa ka, 120. Ngayon. Pero syempre pag babayangin, hindi ko na ulitin yung Aerox sa Thailand. Next time, superbike na dadaling ko or adventure bike. Pero kung dito-dito lang naman, Marilake, Manila, yan, hanggang Bulacan, Tagaytay, Aerox, sakto na. Kung medyo mahaba pasensya mo, pwede mo pang Philippine loop. And proven ng Aerox, NMAX, yung layout ng engine na yan, napakatibay, kahit saan mo dalhin. So, what do we think about the first impressions of the new Yamaha Aerox 2021? So, hindi pa natin natetest, right? So I think it's the same. Pinalitan na looks konti lang, in-improve ng konti. And I think like most of other comments, pare-pareho naman tayo. Namuha daw siya click, Honda click kasi dahil sa DRL niya sa ibabaw ng headlight. I think yun lang yung similarity niya sa click. Pero more or less Aerox naman, wala ka nang kailangan i-improve. Napaka-husay ng motor, napakadaming parts. And 150cc na yung bagong hari ng kalsada ngayon. And I think it's already a perfect bike. Wala nang kailangan ibang gawin si Yamaha. Siguro pag marami pa silang pinalitan, sayang naman mga lumang parts ng Aerox. Mag-aan tayo ng bago. So I think it's basically the same. Kakasya yung mga lumang parts mo sa bago na to. And malalaman natin pag bilhin natin next week ng Aerox. And yeah, I like it kasi bago siya eh. Ede, doon na tayo sa bago. So actually, nagpa-reserve ako ng bagong Yamaha Aerox 2021 kay Moto Access Kainta sa mga tropa natin. Doon din tayo bumili ng bagong NMAX 2020 sa kanila last year. So Aerox naman pag-tripan natin ngayon. And yan, sana ma-release na next week tapos matatest ride natin. So kung gusto niyo makita yung mga panood yung mga ibang videos natin ng bagong Aerox 2021, just hit like and subscribe so you can see our other videos para updated kayo. Tapos bali first look pa lang naman to, hindi pa activated. So next time sana activated na.
So, what do you think about the new Aerox 2021? Trip nyo ba? Type nyo ba? Or bibili ba kayo? And sulit ba siya para sa presyong 114 yung non-ABS tapos 134 yung ABS? So, comment nyo lang sa baba and thanks for watching. See you next time.